kaawad ng may kapal sa lahat ng nagsipanaw, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayan ng sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Kapayapaan kailanman, ang igawad ng may kapal sa lahat ng nagsipanaw, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, at dumudulog tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno, lalong-lalo na para sa ikapapayapa ng ating mga mahal na yumao. Nawa, matunghayan nila ang liwanag na walang hanggan. At tayong naiwan dito sa lupa, nawa ang ating buhay ay maging isang paglalakbay patungo sa kalangitan, kung saan magkakasama-sama muli tayo ng ating mga mahal sa buhay sa piling ni Jesus Nazareno, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapadakila at pagbuhay sa mga nananalig na iyong minamahal, kami tinubos ng anak mong namatay at nabuhay. Kaya naman ang mga kapatid naming pumanaw, taglay ang kabatiran sa misteryo ng pagkabuhay, ay pagindapatin mong magkamit ng ligaya sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan
ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig sapagkat Siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita at hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya at hindi rin makarinig ang kanilang tainga ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng puong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig, bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng puong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng puong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa Kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama Niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama Niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay
ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon nang buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareto. Pinabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus sa Sareto. Una at higit sa lahat, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa panahong ito ng taon ay mapapansin natin na tungkol sa mga katatakutan ang ipinapakita, ipinapalabas, at napapansin natin. Kaya nitong mga nakalipas na araw, makikita ninyo sa social media na maraming tungkol sa mga kababalaghan at mga misteryo ng buhay at mga nakakatakot. Kaya nga sa iba, nagbibihis pa sila upang mukhang nakakatakot. Pero tayo sa simbahan, iniiba natin ang kultura sa halip na gawin nating mukhang bampira, demonyo o manananggal ang mga bata, ay binibisan natin sila upang maging katulad ng mga banal. Sapagkat hindi ito tungkol lamang sa katatakutan. Kaya nga kahit yung mga palabas ngayon tungkol sa mga multo, mga sinasapian, mga duwende at kung ano-ano pa na mga pamahiin.
Kaya may mga iba na ganun na nga, nagmumukhang katakot, takot. Pero may ibang mga tao, buong taon mukhang nakakatakot, no? Lalo na kapag lagi kang nakakasimangot, para kang nananakot. Kaya ngiti-ngiti naman ho, paminsan-minsan, para hindi kayo mukhang nakakatakot. Tingin nyo ngayon katabi nyo, mukha bang nakakatakot? Pero kung titingnan din natin mga kapatid, ano bang talagang kinakatakutan natin? Aminin man natin o hindi, ang isa sa pinakamalalim nating kinatatakutan ay kamatayan. Ito rin ang panahon ng taon na inaalala natin ang katotohanan ng kamatayan. Minsan lang ho sa isang taon ako magsuot ng itim para ipaalala ang katotohanan ng kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Una-una lang, panapanahon lang. Pero sa ayaw man natin sa gusto, haharap at haharap tayo sa kamatayan. Siguro nga, yung dati, nung isang taon na kasama niyong nagsimba dito, wala na ngayon. Tinawag na ng Panginoon. At kahit nga ito ang isa sa pinakatiyak na katotohanan ng buhay, mas tiyak pa sa pagsikat ng araw ang kamatayan, aminin din natin, nabibigla at nabibigla pa rin tayo. May kurot pa rin ng pagkatakot at agam-agam sa harap ng kamatayan. Pero ngayon, mga kapatid, ipinapaalala din sa atin ni Jesus Nazareno, huwag kang matakot sa kamatayan. Huwag kang matakot mamatay. Ang mas dapat daw katakutan ay ang parang hindi ka nabuhay nung ikaw ay nandito sa mundo. Mas nakakatakot daw yun. Na nandito ka sa mundo at natapos ka dito sa mundo, pero sa mata ng mundo, parang hindi ka man lang nabuhay. Ngayong araw na ito, inaalala natin ang lahat ng mga yumao. Ang ating mga mahal na yumao, kaya nga, isinusulat natin yung mga pangalan nila, ipinagdarasal natin sila. Makikita nyo yung ating sisidlan, punong-puno na po. Pero natitiyak ko, marami pang mga yumao ang hindi na naalala at ang mas masaklap, hindi man lang maalala ng mismong mga minahal nila sa buhay. Maraming mga yumao ang kinalimutan na o pilit na kinakalimutan na dahil para bagang hindi sila nabuhay. Dahil nung nandito sila sa lupa, naging malupit sila. Naging maramot sila. Nakasakit sila. Kaya nga't mga kapatid, huwag tayong matakot mamatay. Mas matakot tayo kung hindi tayo tunay na nabuhay nung tayo'y nandito sa lupa. Opo, sa siyensya, ang sukatan ng buhay ay paghinga. Oo, mabubuhay ako kasi naglalakad pa ako, kumakain pa ako, nakapagsasalita pa ako, gumagalaw pa ako. Pero sa mata ng Panginoon, hindi yan ang sukatan ng buhay. Ang sukatan ng buhay ay ang buhay ng Diyos. Kaya pwede kang humihinga, pero para ka rin palang patay. Di ba ang tawag natin sa mga zombie, mga patay na buhay? Pwede rin pala sa pananampalataya,
Buhay ka, pero mistulan ka ng patay dahil sa kasalanan, dahil sa kasamaan, dahil walang kabutihan na nananahan sa'yo, dahil walang puwang ang awa ng Diyos sa buhay mo. Nitong dalawang araw na ito, ang atin talagang ginugunita, hindi lang ang mga banal, kahapon po, araw ng mga banal. Bakit sila mga banal? Bakit sila nasa langit? Hindi dahil napakabubuti nilang tao lamang. Hindi dahil marami silang ginawang maganda. Dahilan nyo, alam nyo mga kapatid, marami man tayong gawing mabuti. Walang sino man sa atin na makapagsasabing dapat ako sa langit. Walang sino man sa atin na makapagsusumbat sa mahal na Senyor. Lagi ako nagsisimba, marami na akong ginawang mabuti. Nag-aabuloy ako ng marami. Tumutulong ako lagi, kaya dapat sa langit ako. Walang sino man po sa atin ang may karapatan o karapat dapat sa langit. Inaalala natin ang mga banal kahapon, sila'y nasa langit dahil lamang sa awa ng Diyos. Awa ng Diyos ang magpapapasok sa langit. At ito rin ang ginugunita natin ngayon. Inaalala natin ang mga mahal na yumao, pinagdarasal natin, ipinapamisa natin sila dahil ipinagkakatiwala natin sila sa awa ng Diyos. Napatawarin nawa sila ng Diyos at patuloyin sa kanyang kaharian. Awa ng Diyos, ito ang tunay na makapagbibigay buhay sa atin. Ito ang makapagtatawid sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga't sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, tayo'y naniniwalang mabubuhay kasama si Kristo kung kasama natin siya. Kapag kapiling natin ng Diyos, hindi tayo natatakot sa kamatayan. Sapagkat kapag kapiling natin ng Diyos, tayo'y itatawid sa buhay na walang hanggan. Kaya nga't tayong mga naiwan pa dito sa lupa, patuloyin natin ang awa, ang buhay, ang kabutihan ng Diyos habang nandito pa tayo. Huwag niyong isipin na, total, ipagdadasal naman ako pag namatay ako. Baka ibilin niyo pa sa mga kamag-anak niyo, ito ang pera, ipamisa niyo ako sa Quiapo pag namatay na ako. Gagawin ko na muna lahat ang gusto ko. Hindi po yun ang ibig sabihin ng ginagawa natin ngayon. Umaasa tayo na kahit papaano nung sila'y nabubuhay pa, sinikap nilang patuloyin ang awa ng Diyos. At tayo din, habang nabubuhay pa tayo, pinagsusumikapan natin na padaluyin ang buhay ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga't sabi sa Salmong Tugunan, sa piling ng poong mahal, ako'y laging mabubuhay. Sa piling ng Diyos, tayo'y laging mabubuhay. At ang mga matuwid, sabi nga sa unang pagbasa, ang mga matuwid, ang mga may awa, ang mga may kabutihan, ay nasa kamay ng Diyos at sila'y mabubuhay magpakailanman. Kaya't sa pagkapatuloy ng misang ito, ipagkatiwala natin ang ating mga mahal na yumao. Ipagdasal natin sila. At ipagdasal natin ang bawat isa. Huwag tayong matakot sa kamatayan. Mas matakot tayo
kung hindi tayo tunay na nabuhay dito sa mundo. Mahal na pong Jesus Nazareno, akayin niyo po kami lagi sa inyong awa at ihatid niyo kami sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog siya, pinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ang ating mga panalangin ang lahat ng mga namayapa, lalo na ang mga walang makaalala at nangangailangan ng awa. Ang ating tugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan, naway hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kalwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis na pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Patuloy natin ipagdasal ang kapayapaan sa Israel at Gaza, ang mga namatay sa digmaan at karahasan, lalo na mga inosenteng sibilyan. Pagdasal natin ngayon ang mga naghihingalo, ang mga may taning na ang buhay, ang mga nangungulila. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan. Panginoon ng buhay, inihabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi
sa maluwalhating muling pagkabuhay na iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa dugong dumanak kay Kristo, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahain ito upang ang iyong dinalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis, pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan, pag-asa ay sumisilay. Ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan ay lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan, kami ngayon namamatay, sa'yo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa'yo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang napapririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo ay nilikha sa buhay na walang hanggan sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami ay mistulang patay dahil sa aming kasalanan, dahil walang awa sa aming buhay, dahil kami sumusuway at lumalayo sa iyong kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Tinalo niya ang kamatayan upang tayo mabuhay magpakailanman. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa kanya.
sakawan, inaakay sa lumpi ang pastulan. Tupay hanap mo kung mawaglit ma. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang piging ng anak mong inihain at muling nabuhay, ang kinamtanyang kapatawaran ng mga kasalanan ay tamasahin nawa ng mga lingkod mong pumanaw na umaasang ikaw ay makakapiling kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipagdarasal ang ating mga mahal na yumao, lalong-lalo na po yung mga pangalan ng ating mga mahal sa buhay na ipinagkatiwala niyong ipagdasal dito sa ating sakyapo at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Lalo na ang aming mga mahal sa buhay, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Ang mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglilinis,
pag-aayos ng ating simbahan. Marami pa ho tayong gagawin. Sana po marami pa rin ang tumulong. Bahagi po ito ng paghanda natin sa deklarasyon bilang pambansang dambana. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi kamatayan ang dapat nating katakutan, kasalanan at paglayo sa Diyos. Ang awa ng Diyos ang magtatawid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao ay siya nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Jesucristo sa ikapagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga nauna ng lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya sa pagkabuhay ni Jesucristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at buhay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa gisang ng awa.